kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan ng ating text line. 0927-861-1921. Ako, napakarami ho natin mga televiewer. At kahapon na, matapos po natin makausap mga kaibigan, yung isang governor dyan po sa Mindanao. At bumisita kamakailan po dyan si President BBM. At umaasa na magiging matagumpay yung gagawin pong eleksyon sa 2025 yung BARM. Eh di ba't ini-endorse na nga po si Governor Abdu Sacortan dyan po sa Sulu Province. Eto, cambio muna tayo ng topic. At mukhang nagbabala po ang subcommittee ng House Appropriation Committee na papatawan po ng contempt yung mga dating opisyal ng procurement service. Ito po yung dun sa the Department of Budget and Management of PSDBM. Siguro kabilang po dito yung dating chief ng PSDBM na si Chief Lloyd Christopher Lau. At saka po yung lawyer na si Warren Rex Leong. Dati rin pong overall deputy ombudsman at iba pa pong dating official po ng PSDBM. Eh siguro ito po yung isinusulong ni Congressman Sia Alonto. Eh di ba lagi natin nakakausap po yan si Congressman Alonto. Kasi ang ginawa po ni Congressman Alonto, mga kaibigan, para lang po sa kalaman nyo, habay nagpalabas po siya ng Shoko's Order laban po dun sa mga dating official ng PSDBM. At saka po si Congressman Benny Abante na pinagtibay po dun sa subcommittee and head ng Iloilo si Congressman Janet Garin, mga kaibigan. Kumbaga nag-sunny verse ho sila regarding po dito sa kaso. Kasi kumbaga naging controversial po ito. Para lang po sa kaalaman nyo, yung procurement service po, eh di ba naglaglaga na nga sila. Sa isang interview, sinabi ni dating DOS Secretary Duque na inutos daw po ni dating Pangulong Digong doon po sa pag-transfer o paglipat doon po sa 47.6 billion diba, na pondo mula po doon sa Department of Health para doon po ipambili doon po sa medical supply. Kaya siguro mas mainam dito kumbaga lumutang po sila doon po sa gagawin pong pagdinig po sa Kongreso, mga kaibigan, para malaman ano ba talaga ang totoong nangyari doon po sa pag-release po ng pondo. Number one kasi doon po sa paglipat regarding po dun sa medical equipment. Ito po nung panahon po nung pandemic ha. Kumbaga may mga nakausap na rin po tayo ng mga ilang congressman nung panahon na yon. Kagaya po dun sa mga medical supply. Ang problema ho kasi nito, natural, iba na ho nakaupo. Siyempre yung mga congressman. At iba ho dyan, nagpapalapad po ng papel. Kaya Speaker of the House, Martin Romualdez. Malaman po natin kung ipako-contempt. Kaya hindi ho umatend, ha? Yung ilang iniimbestigahan doon po sa maanomalya na pagbili po ng medical supply anong panahon po ni dating Pangulong Digong. Ang aming text line 0927-861-1921. Mamaya sikapin ho natin kausapin, ha? Si Lanao del Sur, Congressman Alonto Sian. Ito, napakadali naman hong kausap to, lalo na't wala hong kamiting at hindi lang hong matatapat po dun sa Congress hearing. At siya mismo kakausapin natin. At kailan ba? At bubuksan uli yung Congress hearing regarding po dito sa maanomalya yung pag-transfer o pagbili ng medical supply. Magbabalik po kami. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Hindi umuurong sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Pagtulong ang PCSO, PCSO.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.